Hey guys, what's up? Fofo here, Bones with me. It's another podcast episode. We have a very, very special guest. Lagi namang special yung mga guests namin dito. It is my co-senior from none other than Running Man Philippines. Ang co-senior is Glyza De Castro! Gusto ko yung co-senior. Talagang embracing the adulthood. Hashtag tanda. Hashtag. Hindi na tayo makatakas din eh. Oo eh, okay lang. Ganun talaga. Tanggap ko na rin. Tanggap mo ba talaga? Kasi medyo... Tanggap ko na, hindi tanggap ko na. Ay, gusto ko yung... Oh, tanggap ko na! Sobrang love na love niya talaga ang mga guests natin. Okay, and dahil dyan, silosa to. Silosa. Ay, ganun. Gusto niya rin. Siya rin. Nakarelate siguro si Chia sa akin kasi parehas kami naka-black. Yes. Tapos darkness. For side note, si Boss G ay medyo takot kasi sa mga dogs. Yes. So she's not as comfortable. And nakwento mo nga sa amin na meron ka rin sariling aso. Yes. Na ang pangalan ay? Kenshin. Si Kenshin. Na binigay sa kanya ng kapatid niya para ma-overcome niya daw ang fear niya of dogs. Yes. So halos kasing laki lang nila Chia at saka ni Soba. Mm-mm. Ano na siya, mga 7 years old na siya. Saan mo nagsimula to, yung fear of dogs mo? Parang 7 years old ako noon. After ng church service namin, pumunta ako sa bahay ng ate ko. Kasi yung bahay nila, katabi lang ng church. Mm-hmm. And then meron silang aso na medyo malaki. Yeah. Hindi ko alam kung anong breed eh. Si Kelsey ang pangalan niya. Sumalangat na si Kelsey. Pero nung palabas ako ng bahay nila, hinabol ako ni Kelsey. Kasi si Kelsey medyo hindi siya people person talaga. Kasi hindi siya parang trained to be around people. Oo, parang laging terror siya na dog. For me, siguro nung bata ako, parang lagi lang ako nakaupo. Tapos kapag nandyan na siya, like unlike Chia and Soba, nagbo-warm up na ako sa kanila. Pero si Kelsey, the entire time na nasa bahay ako, nandun lang ako, nakaganon lang ako sa kanya. Gets na gets ko yung terror dog. Kasi meron rin akong experience na ganyan. Si Soba and Chia, I was not always a dog person. Nung pumasok lang si Soba sa buhay ko. Hindi ka talaga pet person. Hindi talaga. I had a similar experience. When I was younger, ang dami kong mga kapatid. And we lived in a compound kung saan kasama rin yung lola ko. Meron silang chihuahuas. Yung mga chihuahua, sobrang, pero sobrang aggressive. Terror. Yun talaga. Terror talaga. General terror dog talaga. Kasi talaga, sila yung general ng pagiging terror. Kahit sobrang liit nila. Yung lumapit ka lang, tiningnan mo lang sila, tatahol na sila ng bongga. Pero hindi naman sila nangangagat. Nangangagat din sila minsan. Yun yung problema. So one time, tumatawid lang kami ng daan, papunta dun sa lola ko, nakita kami ng mga chihuahua niya. Ilan yung mga chihuahua? Siguro mga 4-5. Oh my God, scary! Hinabol kami. Mga malalaking taga! May army ng mga chihuahua. So, na-trauma ako doon, sa totoo lang. And it's very similar to yours. Wala namang nakagat. Na-trauma ako doon. Pero mas na-trauma yung kuya ko. Kasi yung kuya ko, parang siya yata yung ginawa kong human shield. So, siya yung nakagat? Hindi naman. Hindi naman. Pero siya yung nasa harap. So, if ever may makakagat, siya yun. What a nice friend you are. Uy, mas bata ako. Kuya yun ah. And then I realized, nakwento niya sa akin na na-trauma rin pala siya dun sa moment na yun. Pero until now, takot pa rin siya. Wala siyang... Yes, my older brother is still a bit traumatized. Pero gumaan rin yung loob niya when he took care of Soba. Yeah. And then ako rin when Soba came into our life. I just wanna say yung moment na yun na parang you used Nikki as your shield. Parang very Running Man. Yung datingan mo. Kaya siguro, perfect ka na maging very cup ang datingan talaga. Cup moves. Oh, okay. I can really imagine na akala mo si Mikael yung magpo-protect sa'yo. Yun pala, ikaw yung magiging shield. Hindi ako magtataka kung one day, ako yung magiging shield niya. Wow. Napakaganda naman ang segue natin, Bones. And with that, we move on to our topic, Running Man! Okay. Before my initial question, tama ba yung naikwento ni Bones at naikumpara ako dun sa human, gumagawa ng human shield? Oo, cap moves yun. Talaga? Oh. Bakit naman? Hindi, siguro familiar din yung mga fans ng Running Man Philippines sa ginawa mo sa mga episodes. Mga spy moments. Mga spy moments, di ba? Parang lagi kang... Hey, siya! Yung hindi ako siya. Hindi ko makakalimutan yung nung naging spy ka. Si Lexi yung pinag-diskitahan namin. Kasi siya yung tinuro. Parang
sa kanya mo pinot yung blame. Yeah, sa CD game. Doon sa CD game na parang si Lexi yata yung medyo nahihirapan. So kami naman talaga, Lexi, anong kailangan mo? Kailangan mo ng assistance ba? Saan part ka nahihirapan? Yun pala, itong si Mikael Daes. hindi man lang sinushoot yung mga disc doon sa box. Sinasadya niya na hindi namin alam kasi yung position nga namin, nakatalikod, nasa harap namin siya. And then, hindi namin alam dahil naka-lie down kami dun sa floor. Oo. So, hindi talaga ako yung paghihinalaan. Yung unang iisipin mo talaga is actually Lexi. Diba? Yung unang, as in, kahit ako naramdaman ko, kaya natural na nangyari. Sabi ko, siguro kung may magkakamali, si Lexi yung mahina dito. So nung may isang nagsabi, ginatuwangan ko na agad-agad. So si Lexi naman parang, saan ba ako? Ano ba ginagawa ko mali? Oo, parang, ano naman, sige, cooperative naman siya. Naging cooperative siya noon na, sige, kung ano yung kailangan gawin. And then finally, kaming lahat, Lexi, good job. And then, little did we know, purposely pala, sinasabotahe kami ni Mikael. Ayan yung first, at mahirap maging spy ah. At magaling ka dun sa part na yun. I will say, Mikael's a great spy. Even in real life, kung maging spy siya, panalong-panalo. So siya talaga yung, more on si Mikael yung spy, hindi ikaw. Ako talaga yung spy sa buhay na to, sa relationship na ito. Aaminin ko na, sige na. Magaling to mag-sweet talk. Like, sweet talk mo ba ako? Hindi naman. Paano mo siya in-spy, no? Noong mga panahon na hindi kayo, Hindi, ako, madiskarte lang ako. So, hindi ko naman siya, I didn't have to make you sweet talk, mga ganun-ganun. Hindi ko kayo, I think tayo very natural naman tayo eh. Pero when it comes to surprises and adventures, and kumwari, kailangan niya ng push. Let's say, sabihin ko sa kanya, Bones, we need to go to the Japan. When? Now na. Ayaw niya. Anxious ako. So, dun lumalabas yung spy moves ko para medyo makonvince ko lang siya. Ayaw mo. Okay. Anong tactic kaya? Yun. Dun lumalabas. So, alam mo na, sa next running man, if ever na meron at matuloy, alam mo na yung mga the moves ni Fong-Fong. Yeah. Ni Cap, alam mo na. Pero ikaw, Boss G. Natuwa ako na Boss G yung naging tawag nila sa'yo eh. Saan ba nagsimula yun? Hindi ko alam kung si Buboy ba nagsimula nun. Or hindi ko alam talaga kung paano lumabas yung Boss. That's such a good question. Diba? Because it really stuck with everyone. And I always knew you as Glyza. Yes, so, yes. Nung biglang tinawag ka na Boss G, and then all of a sudden, everyone was calling you that. Sabi ko, saan galing to. But it's so cool because nag-stick din siya sa mga viewers ng Running Man. And I guess, parang as a viewer din, nakita ka namin in a different light aside from yung mga pagiging actress mo, yung mga serious roles na nagampanan mo. Biglang nakita ka namin na, ang contradicting eh kasi Boss G, di ba? Yeah. So parang may certain aura na, wow, bossy, or ganyan. Now, feeling ko, in-embrace ko na yun na meron talaga akong ganung aura na medyo, intimidating ba? Yes. Dahil yes. Sa tapang, mga roles, tapos yung features ko, laki ng mata ko, tapos talagang, ewan ko, baka dun sa facial features ko nga and sa mga roles na ginampanan ko. Pero, pagdating sa Running Man, yung matuloy laway ko. Perfect nga eh. Kasi lahat ng moments mo, hindi nakaka-boss. Hindi nakaka-boss talaga at all. Okay lang yan. At least nabansagan ka ng Boss G. Kahit natululaway ka pa. Diba? As in, boss ka pa rin. Pakonsuelo na lang yung, sige, Boss G naman ako eh. Pero, diba naalala mo nag-tayo, Kap? Parang workshop tayo. Yes. And then we were trying to figure out kung ano yung characteristics natin. Kasi parang we were trying to find out ano ba yung magiging role natin dito. Kasi pito kaming hosts eh. So, iba't ibang personality dapat. So, parang sinasuggest ko kay Lexi, ikaw yung parang Taylor Swift, ganyan-ganyan. Yeah. Sweet girl. Oo nga, no. Pero medyo tough din. Tapos si Angel, yung sabi ko sa kanya, ikaw si Billie Eilish naman. Parang may... Puro musicians, ha? Puro musicians. Kasi parang yun ang pinakamadaling way to... Associate. Siguro, them in terms of like image and personality. Tapos ako, hindi ko ma-figure out sarili ko. So baka feeling ko nung time na yun, ewan ko si Bubo yata yung nagsabi. Siya yung nagsabi. Alam ko yung context, baka maalala mo eh. Pero alam ko yung context ng situation kung saan lumabas yung Boss G. So,
ako, parang yung sa presentation ng GMA, cap na yung nakalagay sa akin. The captain, parang ganun, di ba? When we started doing, and maybe a workshop, basta may activity tayong ginagawa, cap yung tawag sa akin. And may tumawag sa'yo ng boss, G, kasi dalawa tayong magka-age. Mm-hmm. And tayo yung older dun sa group. Mm-hmm. So they wanted to give you a name. Sabi, oh, si Cap at si Boss. And then, from there, natuloy lang siya. Hindi ko lang maalala kung ano yung moment, sino ano yung specific moment na yun. So, pero ako, I have to admit, pinush ko talaga yung Boss G. Kasi sobrang nagustuhan ko siya. Yeah. Oo, kasi kung ako si Cap, kailangan may Boss G, kailangan may counterpart din ako. Oo, natuwa rin ako. Even sa Eat Balagate, natawag na nila ako Boss G. Branding ko na siya. Branding ko na. Kasi kapag in-introduce nila ako, like, for, ano, for some segments, magja-judge ako. Yeah. And then si Cassie would, ano, would introduce me and our very own Boss G. Hey! Boss G na rin ako till here, dito till now, ano pa rin siya, parang may recall. So, yeah, ang saya na, ano. Ang saka na ka-excite na parang even yung mga tao sa outside, like, kunwari, mag-taping ako, may mga bata. Boss G! So parang ang dali kasi nang sabihin eh. Di ba? Tsaka ano, madali siyang tandaan. Ang ganda ng recall ng Boss G. And I feel like staple na siya kapag Liza De Castro nang nasa isip, Boss G na agad ang maisip ng tao. Bones, may nanalo ng nickname from Running Man Season 1. Boss G. Boss G! Best in nickname! Oo, best kasi nickname. Tumawid eh! Nag-transcend siya ng Running Man PH. Umabot siya ng Eat Bulaga. Yeah. Tapos wala na, kung Boss G na ang tawag siya ni Cassie, tuloy-tuloy na talaga yan. Baka hanggang Sangre, Boss G na rin ako. Oh. O kasi si Angel is ano in Sangre. Oh, yes. Oh. So siguro wala na, wala na. Perena, Boss G na. Teka, pero ako ano, kasi sabi mo kanina, yung akala siguro ng mga tao na very intimidating ka, pero we know you to be very chill as a person. So, yung impression na nakwento sa akin ni Mikael, oh, si Gliza, ano yan, chill yan. Tapos, after ng first episode, boom, nakagat ako ni Gliza! hindi ako yung nakagat! Ay, hindi ba ikaw? Hindi ba? Nangagat si Boss G! Ayun, Bones! Nangagat si Boss G! Okay. Yun talaga yung una niya sinabi sa akin nung tumawag after the first episode, nangagat siya, nangagat. More context, bag, before you answer that, more context pa, ikaw yung nakakausap ko talaga before the very first taping day. So yun talaga nakakwento ko. So ano ni Boss G, as in vibes talaga kami, chill lang siya. And then after that first taping, si Boons, grabe si Boss G, grabe natapilok, nanghagat, nagalit, hindi ko na alam yung nangyari sa kanya. Sabi ko, nangagat? Kinagat ka ba niya? Hindi ko rin ano na parang in-expect yun. Sa sarili ko, na lumabas siya during Running Man. Nakapagpala sa mga sitwasyon na kailangan kong lumaban, ganun pala ako. Nagiging, ano ako, pirana. Alam mo ba yung sinasabi nila na, oh, huwag ka matakot sa akin, di ako nangangagat. Nako, sasabihin mo, matakot ka sa akin, nangangagat ako. Never mo na pwedeng gamitin yung quote na yun, ha? Uy, huwag matakot sa akin, di ako nangangagat. Kaya nga ganito na lang, matakot po kayo sa akin, nangangagat ako. Ayan! Sarang he! Sarang he! Pero hindi yata pinakita, no? Sorry. No. Hindi, so very, ano, very sanitized na yung mga lalit. Yeah. Oo, after nun, kinausap ako ng mga boss na, yung totoong mga boss. Yeah. Okay. Na, Glay, ano, okay lang naman na, ano, na palaban tayo, pero baka pwede nating bawasan yung violence. Violence! Sorry po! Tapos talagang nagulat ako si Angel until now. Parang nandun pa rin yung recall na ano. Eh, siya ba yung kinagat mo? Siya yung kinagat. Yung ultimate runner po yung kinagat. Ang ano lang yan, nasabihin mo, sobrang cute mo kasi kaya nakamit. Oo, actually sobrang cute talaga ni Angel. Noong mga panon. Oo, tsaka nag-alliance pa kami noon eh, na parang, sige, ano, kasi ang natitira na lang nun si Ruru, si Kokoy, tsaka si Buboy yata. Yeah. First episode, parang yung mga directors natin wanted me to, ano, parang target Ruru. Yeah. So parang, bakit kaya? So ako, parang kapag kasi sinabihan ako, ah, sige, okay, game, please! Oo, tsaka ano na, nandun na ako sa, sige, siya na lang tatargetin ko. Ano, so, ang tagal. Target
in. Oo. Tapos nagsuzoom in ka nagsuzoom na dun sa target in, mo. Oo, nagsuzoom in. Eh, ang bilis naruro. Tapos yung hakbang niya ang lalaki. Tapos parang, akala ko fit ako. Alam ko naghanda ako for this. Pero hindi ko kayang habulin yung ano. Fit rin syempre si Lolong. Syempre, Lolong siya eh. Diba? Hindi ko natapatan yung pagka-fit ni Lolong. So, alam kong nag-give up na ako doon. Kaya si Angel, sabi ko, si Angel na lang. Oh, Angel! Ang ending, nakuhanan pa rin ako ng name tag ni Ruru at ni Buboy. Kasi talagang tandem sila, even until the very end, sila pa rin. Yep. Kaya ngayon ko lang naalala na yung final race natin, sila pa rin pala talaga yung nag-ano. Sila yung pinaka nag-alliance. Oo, nag-alliance. Kaya may isang ano isang staff sa Itbulaga nagsabi sa akin, alam mo, boss, din nung napanood ko yung final race nyo, nag-iba talaga yung tingin ko sa'yo. Sabi ko, bakit? In a good way, hindi natakot ako sa'yo. Natakot ako sa iyo kasi meron akong ano doon. Hindi ko alam kung nandun pa rin yun pag pinanood niyo yung ano yung episode. Bakit niyo ako pinagtutulungan? Nandun pa yun? Alala ko yun. I remember that. I need to watch this. Parang ano, it's one of those scenes na ginawa ko sa ano sa Dramarama. Or sa ano, Telebaban. Seed of Love. Ganun. Oo, sa Seed of Love. Or sa Nagbabagang Luha. Or sa Encantadia. Alam mo yun, parang may mga may tendency talaga ako na ma-adapt yung mga ginagawa ko doon. Lalo na nung nasa floor na talaga ako eh. Tapos nung time kasi na yun, parang shucks, pagod na pagod ako. Phoenix kasi ako eh. Tatlong beses akong namatay. Tatlong beses din akong bumango. Nakakapagod pala maraming buhay. May kwento ako about the last race. Because, hindi ko alam kung napansin mo, pero ang madalas nakakuha ng name tag ko ay babae. Naalala mo ba to? So, kayo ni Angel, hinahabol ako. I think si Angel yung nakakuha. And then there was another time, ikaw naman, narip mo ba yung name tag ko ever? Yeah. Okay. So, dahil yeah. Doon... Tapos ano, medyo nagtampo ka sa akin yata. Noon kasi parang, huh? Huh? Bakit? Ay, oo, oh, tama! Oh my God! So, sobrang sinabi ko. Ay, gusto ko mag-alliance sa mga babae. Yeah. Like, diba, sinisweet talk ko. Yun, sinisweet talk ko sila. Ayan, sila pa yung mas unang sweet talk ko kasi sa'yo. Okay. Ayaw talaga nila maniwala kasi yung spy episode ko was in the first week. Ayan. So, dahil doon, wala na, markado na ako. Ayaw na. So, hindi ko sabihin ko. Nag-alliance pa tayo doon. Ano to, si Shanti yung... Yes, yung yun, natin, yun, yun. Si Gabby Eigenman. So, parang so, nagkaharap-harap tayo. And then, parang gumanan lang ako. Tapos parang nagulat din ako na na-rip ko agad. Parang, ha? Huh? Ha? Huh? Sabi mo, boss, Chiba, kapapan agad! Sabi ko, alliance kami. So, wala talaga mong pakialam. Like, guard down. Kasi si boss yung ganun lang. Sabi ko, Hindi mo man lang daw hinayaan na gumawa ng kwenta si Mikael. Tinanggalan mo na daw siya ng airtime. May konting luha na namuo ay totoo na. Sabi ko, God, alam mo siguro nagka-create pa siya in his head how he's gonna do like paano ko kaya ano yung storyline natin for today's episode. Correct. Biglang engis ka na dito. Tinapon na yung buong script sa ulo ko. Wala na. But anyway, so jumping off that, nung tinidor mo ako doon, I don't know kung sinabi ko to sa'yo, pero doon sa final race, nung nakita kita, yun yung first time sabi ko, Boss, yun man. Tapos yung superpower ko, yun yung pinakawalang kwentang superpower, na if I see a person and I activate my ring, na may walang kwentang dance move para ma-activate, anong tawag dito, lalaki ng parang 3 times or 4 times yung name tag mo. So magmumukha siyang butterfly. Sobrang laki, as in ganyan kalaki yung name tag. Yeah, madali lang kunin. So in-activate ko, biglang pinalitan yung name tag ni Boss G. Ito like a Manila paper size na name tag. Tapos ako, kunin ko na agad. Pero nakita ko siya, tawa-tawa ako. So natawa muna ako ng mga 1 to 2 minutes. Tapos nawala na. Hindi. Wala, hindi siya makakawala. Lang na name tag. Oo, kahit nahawakan ko pa yun, wala. Malaki talaga eh. Oo. Eh. So yun, nabindikit ka na. So I had vindication there. I must say, napakasarap ng feeling ng Boss G. I was like, bawi final na, race. Nakabawi ka. Nakabawi ako. And ngayon,
masasabi ko na yun sa'yo. Pero natatawa ko pag ano mo, pinag-usapan namin to nila Buboy one time eh, na pagdating mo dun sa room, Boss G! Nasaan yung mga tao? Oh my God! Oh my God! Why? What happened? Kasi Phoenix siya. So akala ko talaga, nung naripan ako ni, I think, yun Popoy. Yung special power yun yung special mo. Power ko. So, kahit natanggalan mo siya ng name tag, nabuhay niya pa rin yung sarili niya. Yun yung first, life ko na nawala after hindi ko alam. Hindi nga nila nasama yun dun sa episode eh. Pero totoo yun. Talagang pumasok ako. Happy ako. Sabi ko, hindi ako first. Oh my God, si Boss G nandito. Sadyan. Pagpasok ko, Boss G! Ay, matao dito. So parang nakakapagod din talaga. Yeah, kasi meron pa akong, I'm a phoenix. I never die. That would have been so cool though kung nakita ng mga tao yung mga iba't ibang moments na hindi nakita on camera. And just for context purposes, yung Running Man sa Korea, mas matagal talaga siya dahil sa format ng TV show nila. Yeah. Wala silang commercials in between. Unlike here, yung setup natin sa TV, may gaps ka. So there's always a commercial in between the shows. Kaya kailangan mas maiksi talaga yung mga episodes. Pero dahil dun, Boss G, may mga moments ka ba na favorite moments na hindi na ipakita sa mga episodes? Siguro ngayon naalala ko lang yung time na tayo, amusement park tayo. Okay. Feeling ko hindi to pinakita sa Running Man mismo. Pero after the game, after ng mission natin, sumakay pa tayo ulit. 'Di ba? Sabay-sabay tayo. Like, except for Lexi na talagang hindi mo alam kung nasaan. As in, tumakbo talaga siya. Kasi kahit si Buboy and si Kokoy takot sa heights. Gets. Sumakay pa rin sila. Like, sino pa ba? Si Seth din. Takot din sa heights. Siya yung guest namin nung time na yun. So parang, isa yun sa mga chine-cherish kong moments na parang, we're not doing this for the content na eh. Parang ginagawa na lang din natin to para bonding lang. For the experience lang siya. For the experience, nasama-sama kami. Sobrang natutuwa ako listening to your stories. Yun nga about our shared experience there and then yung mga workshops and how you feel about Boss G. Kasi I was telling Bones na it's been what? I think 1 year and 3 months na since Running Man PH season 1. And parang yung fondness and love ko for the show and the experience and of course all people involved nag-grow lang na nag-grow, which is so different from your experience in a teleserye na okay, you move on to next chapter. Yes. But for some reason parang diba nagbabalun lang yung feelings and emotions pag nakikita tayo lagi. Good time. Alam mo yung namin every time na kunwari sa Itbulaga kasi nandun si Buboy and nandun si Kokoy, so may body kami na gaganan lang kami. Ay, talaga! So, parang transfer ng energy. Yeah. Kasi, di ba, ito yung Running Man sign namin eh. Oh. Even si Buboy nga, may tattoo ng ganitong sign. Kasi, special din sa kanya yun eh. Let's go, Running Man! May isang time din sa stage ng EB na, kasi syempre, araw-araw din siya. Hindi din madali yung ginagawa niya. As si Sedi na siya ngayon, di ba? Si Prinsipe Sedi na siya ngayon. So may mga times na nakikita ko rin si Buboy na kailangan niya ng energy. Energy boost. So parang, Buboy, let's go, Running Man! So parang siya, babalik siya sa, okay, let's go! Tapos may isa pa akong moment kasi kanina naglilinis ako. So yung mga dating resibo tinatanggal ko na kasi may hinahanap akong picture ko kung meron pa akong passport picture. So meron akong nakita doon, letter mo. Oh my God! Letter mo. So I witnessed Mikael writing all the letters. Alam mo, nagpo-full circle talaga tong mga kwento natin. Alam mo bakit? So I entered that room shouting Boss G, wala ka doon. So, inis na inis ako. Sabi ko, bakit? Ako lang yung nandito. Hindi ko maintindihan. Kasi wala namang sumasagot sa akin na may Phoenix powers ka pala. So, sa inis ko, doon ko sinulat yung mga love letters ko sa inyo. At tagal-tagal ko doon. Kasi 3 hours nga yung final days natin. So, I was there for more than an hour na mag-isa. What? Oo, siguro mga 1 hour, 15 minutes ako nandun. Bago umasok si Ruru.
Hindi kasi lahat kami may notebook kasi doon namin usually yeah. At saka yung bags. Oh, nga so, dami-dami ko na nasinabi. Sabi ko, okay, ayoko na magsalita. Dito ko na lang isulat. So, nagsulat ako ng love letter sa kanilang lahat. Kasi total last trace na. Hindi na ano yun, diba? Hindi na pakita yun. Yeah, oh, hindi na ipakita. And okay lang din naman kasi it was a very personal message also. Yeah, yeah, parang, yeah. Kung pinakita, okay lang. Pero it is also something na very real. Yeah. So yun, ay gusto mo lang nakita mo yun ulit. Nakita ko, walisay ko, oy, oh, okay. Nandito pa rin siya. Pero ano, sobrang natouch ako nun. Kasi ano ako eh, weakness ko yan eh, dahil si David would write letters to me when we were just starting a relationship. He would write letters to me, handwritten letters from Ireland. Tapos may marireceive na lang akong envelope ng... kung ano man, di ba? Kasi sweet parang... Sweet naman yun. Sweet! Hindi sa ngayon kasi like, pwede mo namang i-text na lang or i... Di ba? Ang daming mga apps eh. May WhatsApp, may Viber, may Messenger, di ba? Or email, pwede mong email. Pero there's something special about handwritten letters na parang ma-feel mo talaga yung tao. Yeah. Makikita mo yung hand ano niya, yung penmanship. Yung penmanship niya, tapos yung ewan ko, yung soul, mafe-feel mo. Ewan ko, parang may ganong feeling na... It's visceral siya, parang naramdam mo talaga. Yes, parang exactly. analog siya, hindi siya digital. Correct. Bilang mga ano nga tayo, hashtag edad. Oo. Di ba parang chine-cherish natin yung mga moments na wala pa masyado, wala pa tayo sa digital age. Mm-hmm. So, yun. Ano ko yun, weakness ko yun. Parang I appreciate those things na very personal. Nakakatuwa din kasi habang nagkakwento kami ni Mikael about Running Man in general, ang lagi niya sinasabi sa akin, you know, it's probably one of the first times that I've found real friends in showbiz. And he says such good things about all the runners, all the time, and how... He loves the bond that you guys have created. So, ikaw, Boss G, coming from your perspective, how has being in Running Man impacted you as, I guess, as an artist or as a person in general? Yeah. I think, siguro nasabi ko to sa inyo one time, siguro habang nasa labas tayo kumakain. Kasi kapag wala naman kaming taping, kumakain kami sa labas, nagka-copy kami, kung saan man, pupunta kami ng museums or kung saan, diba? Hindi talaga ako, wala akong team sports. Iba yung dynamics pagdating sa pag-arte. Mm-hmm. Iba yung batuhan eh. Kasi may script kayo and then more on batuhan ng emotions. Dito, mas totoo. Yung reaction, totoo eh. Hindi mo yun mamamask. Hindi mo siya mapepeke. Kasi kapag sa script, parang naka-define na. Na yes, parang, naka-define na lahat ng gagawin mo dun sa eksena. Yes. Iaarte mo na lang. Oo, nakalagay sa script na dito iiyak siya, dito magagalit siya. Mm-hmm. Sa Running Man, kusang lalabas yung mga emotions na hindi mo ine-expect na lalabas. Yeah. Like, for example, yung first episode. 'Di ba na na-discover ko sa sarili ko na ganun pala yung defense ko kapag pag may nasa sitwasyon ako na naiipit na ako, doon ako nagre-resort. Times din sa mga ibang episodes na meron akong act na hindi, wag. Oo, meron akong discovery sa sarili ko. Ay, shucks, hindi. So ba matakot na kay Lalabas Bosti? Na talaga sana. Oo, lalabas siya na parang this time, anong ginawa ko? Bakit ako nainis? Kasi may mga times talaga na naiinis ka sa sarili mo, naiinis ka sa co-runner mo. Kasi may mga nagtatanong sa akin, natitikan ba kayo sa isa't isa? Oo, pero after that, okay naman kami kasi hindi mawawala yun eh. Parang sa isang pamilya, may mga times talaga na, ay nakakainis naman to, bakit naman kasi ganun? Yes. Pero hindi ibig sabihin na lalayuan mo yung tao, i-accept mo yun sa kanya and i-accept mo rin sa sarili mo na, okay, ano yung pwede kong gawin para hindi kami mag-fall out? Yeah. Natutuwa ko na even until now, may certain bond nga, certain connection. Kasi na-develop yung ganun. Dumaan kami sa proseso ng, okay, love namin yung isa, excited kami nung una, and then
excited, and then towards the middle, ayan na, lumalabas na yung tension, ayan, lumalabas na yung mga pagkainis namin sa isa't isa. Pero, excited ulit, mas napapalitan ng respeto, mas napapalitan ng, ano, ng pagmamahal, di ba? Kasi, ano eh, kailangan mong daanan yun eh, para mas ma-appreciate mo yung tao. Kailangan minsan may bubog, no? Para lumalim yung pagsasama. Totoo. Kailangan talaga. Kasi parang kung puro happy na lang, hindi nag-grow yung relationship. Mm-hmm. And kahit nasabihin mo na 2 months lang kayo nagsama during that time, ang dami nyo nagpagdaanan together. Dami. Ups araw-araw. And downs. And extreme ups and extreme downs kasi. Because of the situation. At saka araw-araw tayo magkakasama. May mga times na nga na ano eh, na parang okay, sige, kanya-kanya na muna tayo ngayon. Yeah. Kasi kailangan lang din namin na to have time for ourselves. Yeah, exactly. Exactly. Na ano, na hindi din magdepende sa mga lakad ng isa't isa. Pero, and then saka ano, pagka naman dumating ulit yung time na maglalakad ulit tayo, may excitement eh. Mismo. Agree ako dyan. Agree. Kailangan balance. Diba? Sa pagbaba pa lang natin nun sa hotel, nag-aabangan na tayo. Ano kaya forma ni Angel? Ano kaya forma ni Lexi? Tapos parang ano meron tayo? Yes! Ganda! Forma ni Cap ngayon? Ah, okay. Siya yung PA ngayon. As usual. Consistent si Cap. Consistent siya na laging shorts and ano, polo, work, t-shirt. Workout shoes. Backpack. Hindi lang yun. Yung shoes niya na pinapantakbo niya pang weightlifting. Huh? Oo. Nakametcon siya. Ha? Huh? Oo. Bakit? Hindi ko naman alam. Para kaya, sa akin, ang ganda lang yung shoes. Kaya siguro may back pain siya. Ngayon. Kaya siguro sumakit yung tuhod at likod ko. Oh. Pero pinalitan ko na and mas okay na yung tuhod at likod ko. Okay, so trainers na talaga. Running shoes talaga. Running shoes na. Importante yan kasi yung first episode pala, natapilok ako noon. Yes. Oo, okay. Tapos nung yung episode natin, nag-ano siya, pumitik ulit siya, same spot. Kasi hindi tama yung shoes ko. Ano yung sapatos mo nun? Trainers din, pero parang medyo maluwag siya sa akin. Okay. Tapos yung laces kasi, kapag kasi tumatakbo ako, yung mga ibang shoes ko, yung mga running shoes ko, talagang hinigpitan ko yung laces. Mm-hmm. Eto, hindi mo na siya mahigpitan. Parang lagi siyang ano, lumuluwag. Gets. Tapos kada takbo mo, lumuluwag siya. And so one time, pababa ako ng stairs, sinabol ko yata si Ruru nun. Tapilok ako. Tapos narinig ko talaga yung VJ natin. Gumanon siya. Kasi medyo malala talaga. So after nun, parang okay lang. Sige, hindi ko na muna siya iniinda. Nawala naman yung pain. Yeah. Okay lang. And then, yung isang ano natin, mission natin, yung nagtutwist tayo habang may conditioner yung ano yung sahig. Oh sahig. My God. Nagtwist. Tapos yun na, nagpaano na ako, nagpatingin na ako. Pero, hindi ka na tumuloy nun eh. Kami na ni Ruru yung nag-ano. Medyo masakit talaga siya. Yeah. So yun, importante talaga kapag nagtitrain ka and yung sa next natin na season. Mm-hmm. And with that, we move on because na-announce na meron ng Encantadia ulit. Yes. Pirena is back! Yes, oh my gosh! Pirena/Pirana. Boss G, the fire in you is there. Nakita na natin sa Running Man, pero babalik pa rin yung original na parang the fire queen ba? Tama ba yung term ko? Oo, tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Ang haba, di ba? Ano din yun? Close to my heart din yun. Kasi isa yun sa mga roles na talagang pinaghandaan ko. Nagmarka rin sa buhay ko. Mm-mm. Kasi same siguro ng mga tao na tumatawag sa akin outside ano work na Boss G, minsan may tumatawag pa rin talaga na Pirena. Mm-hmm. Yeah. Pirena. And then every time I see people dressed up as Pirena, yung parang wow, ang saya naman. Naging parte ako ng buhay nila. Diba pa, kasi ano, especially mga little kids, and part na rin ng LGBTQ+A community, na minsan may mga drag queens na nagde-dress up as Pirena. I love it! Yeah, shout out kay Lady Gagita. I saw her
sa ano sa isa sa mga episodes ng show Drag Den yata to. Okay. Drag Race. Nag-ano siya, nagperena. Oh my God, I have to look at this kasi hindi ko pa nakikita to. Yeah. And I love drag, so... Yeah, kaya parang, oh my gosh, ano na nangyayari? Ah, so yeah! Tapos kagabi, bumisita ako sa bahay namin sa QC. Tapos parang wala, nag-ano lang ako. Nagpagawa kasi ako ng sword ni Perena. So pinost ko yun sa Instagram nakita story ko. Tapos parang... tinanggal na namin siya dun sa wall. Mm-hmm. Tapos hinawakan ko ulit siya. Medyo mabigat siya kasi replica na siya nung talagang ano ko ng sword ko na ginagamit ko sa mismo show. Tapos may isang box din dun na may tatlong notebooks ng Perena. Perena na naka-costume, Perena na naka-gown, tapos parang ano pa ba 'yung isa? Parang ayun, tatlong ano, hindi ko pa siya pinopost, pero parang ala, nagpapahiwatig na talaga siya na... Ito na. Oo, ito na siya. Na, kailangan ko nang bumalik ulit. And kailangan ko nang mag-train ulit. And then, ito na, may mga bago ng, ano, may mga bago ng character sa paparating. Yes. And exciting kasi, ako pa rin si Perena. Kumbaga, lumawak yung storyline ng Encantadia. Naging Encantadia Chronicles na siya. Yeah. Sangre. So, syempre, may mga ano, may mga kingdoms na i-introduce, ayun, side stories, may mga side stories, tapos yung sa ending kasi ng Encantadia noong 2018, may mga bata na. Yeah. So curious din ako kung paano tatakbo yung mga story ng mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante kasi may ano eh, may lalaki ng tagapangalaga, yeah, 'di ba? Tapos nandun din si Angel, tapos si Faith, si Bianca. So, nung nakita ko sila sa story ko, na-feel ko yung tension and yung pressure sa kanila. Sabi ko, ganyan. Which ganyan is naramdaman kami mo rin. Yes, yeah, ganyan na ganyan kami nung time na yun. Siguro, mas matindi yung pressure nung time na yun kasi remake, yeah, yung ginawa coming namin. Coming from yung pinaka-original na series talaga. Yes, may direct comparison, yeah, dun sa previews, sa mga OGs. We can never parang level up to what they've done. Hindi namin maano yun, mahihigitan or mapapantayan kasi ibang ano yun eh, ibang henerasyon, yeah, yun eh. Uh-oh. So parang nung time na yun, gusto lang din namin maging faithful and maging truthful dun sa emotional journey ng mga characters. Kasi yun yung siguro every time I do a role or a character, pinag-aaralan ko yung ano niya, ano bang emotional journey niya. Yeah. Gumawa ako ng diary for that. Ah, so ginawa ko ng diary si Perena, oh na parang yung mga hugot niya, bakit siya yung black sheep ng ano ng doon sa apat, mm-hmm, bakit siya yung humiwalay, ano yung pinagdadaanan niya, ano yung talagang reason kung bakit galit siya sa mga kapatid niya. Mm-hmm. So, ayun, yung inanong ko kay La Bianca nung nakausap ko sila sa story ko. Sabi ko, kung makakatulong sa inyo, sulat din kayo kung anong nararamdaman niyo dun sa character ko. Parang isa yon sa mga characters na talagang in-depth ko siyang pinagtuunan ng pansin. So, dahil medyo in-depth yung ginawa mo kay Perena, matanong ko lang, ano ba ang green flag ni Perena? Curious lang. Curious lang din. Oo, kasi kilala na niya eh. Kasi, so, actually, good question yan. At alam na, kilala natin si Perena na, you know, may mga hugot talaga siya. So, wag na natin tanongin yung red flag kasi alam natin lahat yung red flag niya. Pero para sa'yo, ano ang green flag? Ang tagal kong pinag-iisipan din ko ano yung green flag sa kanya. Pero there was a time na tinanong ko si Direk Mark, alam mo, siguro, ano, parang isa sa mga reasons kung bakit bugnutin si Perena, wala siyang love life. Diba si Danaya may Akil, si Amihan may Ibaro or Ibrahim, si Alena for a time naging Ibaro at tas, yeah, Ibrahim. Pero at some point nagmahal sila. Nagmahal silang tatlo.
Si Perano walang lumigaw man lang sa kanya, wala man walang kilig. Walang kilig, parang wala man lang nagpakilig sa kanya, yeah. Wala man lang ano, nagpatipok ng puso niya. So parang binring up ko lang kay Derek Moore. And then meron na after a few weeks, siguro nag-deliberate sila, parang naisip nila na meron siyang naging partner. May backstory siya. Yung dumating na yung character ni Mark Stapasio. Oh my tapos, gosh! Ano, parang ang ganda rin ng arc ng story na yun for her kasi ano siya, hindi siya ano, yung parang ano pa siya, medyo iwas pa siya. Hindi niya pa tinatanggap fully yung ewan ko, yung womanhood niya or yeah. yung konsepto ng pag-ibig or yung konsepto ng relationship. He was bringing out her feminine side, yes. And she could not understand that. Yes. She couldn't understand, why am I like this? Yes, kaya parang ano siya, parang meron siyang mga, ano, mga eksena na, bakit kaya ganito? Nakakainis naman to. So, inis yung initial, ano niya, parang reaction niya dun sa lalaki, and then finally, ano na sila, parang, natanggap na ni Perena at nagkabuo ngayon. Yeah. Kaya doon sa Encantadia ngayon, may anak siya. Tapos, na si Faith, yes. So, ayun, parang siguro... And that is with the character of Mark Stapasio. Yes. Yes. So, yun siguro nahanapan ko siya ng green flag. Bukod siyempre doon sa nag-evolve na rin yung character ni Perena na minahal niya na rin yung mga kapatid niya eventually, mm-hmm. natanggap niya na rin yung desisyon ng nanay niya na hindi ipagkaloob sa kanya yung corona. Tsaka isa sa mga na-appreciate ko talaga din sa Encantada, yung Tagalog, yung Filipino. Yes. Yung Filipino kasi napakasarap ng bigkasin. Mm-hmm. Na-enjoy ako na magsalita ng malalim na Tagalog. Gets ko yan. Yeah. Oo. Ako na-enjoy ko rin yun. Even though I'm not the best at it, ako na-enjoy ko yan. Na-appreciate ko yan. I have to say na, syempre, hindi ko first language ang Tagalog or ang Filipino. So, when you say na, parang na-enjoy mo, naalala ko yung mga times na grade school ako. Tapos talagang minemorize ko yung Tagalog, yung Filipino alphabet, yung abakada, egaha, ilaman. As in, minemorize ko yun para lang mabigkas ko ng tama. At masanay ako. So, when you were saying, tagapangalaga, as in, yung brain ko, so parang slow down ng 50%. Inisip ko yung letters one by one. But, same here. I have to agree. Ang ganda ng wika natin. I wish I knew how to say it better. Hindi kasi siguro yung lolo ko, sumalangit na warin siya. Ano siya, Tagalog talaga. Mm-hmm. So wala kaming probinsya. Valenzuela kasi ako lumaki. Tagalog talaga. Parang ano siya, outskirts siya ng Bulacan. Mm-hmm. And sometimes I would hear him speak Filipino. Natumutula lang siya. Oh, pero natural na talaga sa spoken word, parang ganun. No, kasi tumira kami sa kanya for ilang years din. Tapos, ayun, parang in a way na, ano na, nakuha ko na yun na-engrave na dun sa personality ko, dun sa pagkatao ko yung Filipino. Kaya si David, kapag may mga times na nag-uusap kami, tinatagalog ko talaga siya. Mm-hmm. Kasi parang, it's a way for him to learn the language more. Yeah. At saka ano siya eh, eager naman siya. Oh, willing learner naman si David. I have to say, David, ang galing mong umintindi ng Tagalog. Congrats. Naintindihan, no? Naintindihan. Ang galing niya. Hindi mo akalain na ano, marunong siya mag-Tagalog at nakakaintindi siya. Kaya mag-ingat-ingat din kayo sa mga sinasabi nyo. Akala nyo di marunong. Nako, nakakaintindihan. Boss G, now that you say that, I guess kahit sa Amaya, na-enjoy mo. Oo. Kasi ang lalim rin ng Tagalog natin doon sa Amaya. Yes, yes. Actually, nagsimula yan sa Griselda. Si Griselda yung unang character ko na nagwikang Filipino all throughout the series. And then Amaya. Kaya parang ang saya din kasi, oh my gosh, okay, ito na naman tayo, may ano na. At saka ano ko, parang na-enjoy ko yung ibang character talaga. Yung hindi normal yung, ano, yung character mo. Yeah. Yung hindi present, ano, hindi present. Hindi modern. Hindi modern. Yeah.
So, ano yun, nakakatulong din sa character na kapag ito na yung itsura mo, instantly na, in character ka na. Yung hair mo ba, conscious decision yan na ginawa mo for Perena? Ito? Oo. Yung blonde? Hindi ko pa nga alam kung ito yung gagamitin ko eh. Ah, hindi ka pa nagtitaping. Hindi pa ako nagtitaping. So, ah, may isa. Kasi mga promo mo, nakita ko na nakaganito. Oo, nakaganyan na. Actually, ginawa ko lang to after Seed of Love. Kasi meron akong habit na after... kaya nung nakita ko yung post mo na nagpa-cut ka ng hair. Kasi meron akong habit na panghugas ko ng character. Kasi lalo na ako, ayun, katulad ni Perena. Tapos, recently, yung Aileen sa Seed of Love, medyo mabigat din yung character ko. It's a way for me to parang move on na. Close that thank chapter. Thank you, Aileen. Thank you, Perena. Pero balik muna tayo kay Glyza. Balik muna tayo kay Glyza. Diba? Parang totoong world muna tayo ulit ngayon. Pero ito, yan, ginawa ko siya after Seed of Love. Tapos, may isa akong plano for Perena. Pinapa-approve ko pa kung ano yung... Actually, nag-message ako kay Miss Wins na baka po pwedeng ganito yung Perena. Parang binubuo ko na siya ulit kasi gusto kong... Siyempre, ano na to eh, nag-evolve na si Perena, nagka-edad na siya. May diary ka na ulit. Correct. Para sa hugot niya. yun, parang iniisip ko ano kayang look ni Perena this time. Para medyo, ano naman, medyo iba naman dun sa 2017 Perena. Pero Bossy, nakakatuwa talaga. It's my first time hearing these stories. Ang laki ng imprint at influence mo sa character na Perena. Sobra. And I'm sure parang yung ownership mo over that character, yung feeling of ownership mo, sobrang close mo na doon. And I guess you really feel a connection to that character. Kasi yung sa kwento mo pa lang, nararamdaman ko eh, na talagang binuhos mo talaga eh. You had your notebook, you went out to Direct Mark, and yung isang tanong mo kay Direct Mark, nabuo yung parang backstory or love life ni Perena, and then now you have a second chance to do it again. Yeah. So, I guess para sa'yo, knowing that I personally know, you've told me many times, you love your craft, you cherish it, and you really try to respect it. Mm. So, I'm sure parang, this is a dream come true. Mm. In a way, kasi very blessed ka sa career mo, now that I'm looking at it and hearing your stories. You are currently part of the metaverse of GMA. Yung Encantadia. Oo nga, no? Kasi diba, ginagawa nila ng metaverse and this is the first time that they're starting to do it. And parang, it's a legacy show kung saan nakilala talaga yung GMA, yung Running Man PH, also was an amazing sugal yun eh. Yeah. Diba? Pero at the same time, ang laki ng following niya, ang laki ng pressure, and then you were able to do that also, as well. And now, the third one is Itbulaga. So in the span of 2 years, parang may triumvirate ka ng tatlong shows na yun yung parang three-headed snake ng GMA. Yeah. Ano yung feeling now that I put that into... context now, napapansin mo ba yun? Are you present about that fact na you have these three shows na naging haligi? Or haligi, currently, haligi ng GMA? Ano yung feeling mo doon? Siyempre, unang feeling yung shocks pressure. Okay. Diba kasi kapag binigyan ka ng responsibilidad or binigay sa'yo yung ganyang project, na-thankful ako, of course. Pero parang paano ko siya mahahawakan ng tama? Mm. Paano ako hindi madidistract? Kasi isa yan din sa weakness ko. Madali ako madistract. Yes. So, kanina sinasabi ko kay David on the way here na sana mas maging magaling ako mag-manage ng time ko. Kasi lalo na tatlo yung ginagawa ko. Tapos syempre, bukod pa dun sa personal na mga, di ba, mga ginagawa mo, we're currently on a stage of trying to also build our own family na... hindi pa naman din kami ganun katagal nakasal. Yeah. Ang dami pa rin adjustments, like personal adjustments between us, between me and David. So syempre parang trying to balance yung career and yung personal life mo, 'di ba? Nandun parang ang daming kailangan intindihin ngayon. Yeah. 'Di ba? Yung edad, yung career, parang ano yung priority ko? So yun, ang dami ko rin natututunan sa stage na to. Yun, unang-una yung how to manage my time wisely. And, ayun, yung being grateful lagi. Parang kanina iniisip ko na instead of
instead of thinking about the pressure, why don't I divert it to gratefulness? Mm-mm. Parang mas more on, i-practice ko na, like, grateful ako kasi nangyayari sa akin to. Instead of, oh my gosh, pressure, oh my gosh, ang gagawin ko, may trabaho ako bukas, may gagawin ako. So parang, pinapractice ko rin yun sa sarili ko. And at the same time, parang, mas maniwala din sa sarili ko na kaya ko. Kaya, nagtatry ako mag-drive ulit. Nagtatry akong, ako yung nagme-makeup din sa sarili ko. Nagtatry akong, i-embrace yung like yung fashion ko na hindi ako mag-depend lagi sa stylist. Although thankful ako sa kanila kasi pinapadali nila yung buhay natin, di ba? Pero like sa Itbulaga, ang dami kong natututunan. Sinasabi ko to kalada, sorry kila win-win na. Dahil sa Itbulaga, natuto akong maging independent. Natuto akong i-embrace yung yung sarili ko na yung independence ko na kaya ko pala. Like for the first time, last Saturday, I drove myself to work na ako lang mag-isa. Yes. Nandun yung na, oh my gosh, alam mo yung parang may butterflies in my stomach. Nakaka-excite. And yung nervousness. Pero after mo magawa yung, wow, thank you Lord. Ano ako, buhay ako, nandito ka, uwi ako ng matiwasay. At ang ganda ng parking ko. So, nakaka-proud. So, there's something, rewarding about doing something na kinakatakutan mo. And I think for a lot of people, di nila nare-realize, you started so early in your career, as in, di ka pa nga teenager, nagsimula ka na. So, starting from such a young age, you're very dependent on other people. May taga-drive ka, baka magulang mo pa yung nagda-drive sa'yo, lagi mo kasama yung mom mo nung time na yon. And we're just so dependent on other people dahil bata pa tayo nung mga time na yon. And ikaw, parang lagi nila sinasabi, hindi, magtrabaho ka lang, huwag mo nang isipin ang ibang bagay. So, parang pag dumating na yung point na adult ka na, parang medyo may pagka-lost yung dating. Yes. Ta parang ito pala yung adulthood, ang hirap pala niya. Yeah, at hindi mo alam na, oh my God, hindi pala naturo ng nanay ko na ganito yung ginagawa nila ni Papa nung nagsisimula akong mag-artisan. Artista sa finances, sa pag-drive, sa pag-handle ng sarili at mga emotions. So, I'm really happy to hear na parang it's something you're going through. Kasi, minsan pa nga yung iba, hindi nila naranasan maging independent. Ever. So, it's a double-edged sword anyways. So, I mean, just depends on which path ba talaga yung gusto mong i-take. But, I'm really happy to hear na it's something you've been going through at it's a challenge that you're trying to overcome. Yeah. And kaya thankful ako na nandiyan si David to, like, remind me, okay lang yan, it's okay, I'm here. Importante yun na may tao na laging magre-remind sa'yo na okay lang kung magkamali ka. Kung mali yung decision mo today, okay lang, bawi ka tomorrow. Tapos, di ba yung mga gano'n na okay lang na ano ka muna ngayon, relax ka na muna. Na mag-support sa'yo and maniniwala sa kakayahan mo. Kasi isang tao lang yung maniwala sa'yo, okay ka na. Ito, sasabihin ko, si Soba Tulog. Pwede mo siyang ipet kung gusto mo. Ay! Oh my gosh! Hindi, saka natutuwa ako na eventually, nawawala. So, naiintindihan mo na yung sinabi namin kanina na yes, eventually, thank you. They really will like warm up. Like, oh my God, like she's like literally there with you. Mm-hmm. Ito rin gusto ko matutunan, like, kung magkakaroon kami ng dog ni David, gusto kong medyo malaking dog. Kasi ngayon, talagang takot ako. Every time I see a big dog, I would run away. Tapos minsan, yun nga, kapag tumatakbo kami, ikakover ko yung ears ko na parang, ano ko siya, parang hindi ako nag-exist. Yeah. Parang pinapawala ko yung sarili ko, nag-ano ako. Boss G, you will get there. This is the Boss G era of overcoming her fears. So, makikita na natin si Boss G na nag-skydiving, bungee jumping. Oh, skydive na ako one time. Oh, bungee jumping siguro. Tapos na yung Boss G yung mga extremes, yung mga dogs. Okay. Yun na yung kailangan i-overcome. Mas, driving. Parang feeling ko yung practical skills yung kailangan ko i-overcome. Kasi yun yung feeling ko mas nakakatakot. So what are the, I would say, what are the top 3 or 4 things that you're trying to overcome? Na mga parang practical things. So alam na natin yung dogs. Driving. Cooking.
Si David. So, kamusta ka sa proseso ng... I think you can ask David. David, kamusta? Okay lang. Okay, kasi nag-promise ako sa kanya na I would cook for him. Magluluto ako sa kanya ng dish na never pang nangyayari. Simulan mo sa French toast. Ibabad mo lang sa itlog tapos i-fry mo. Yun nga kasi parang nandun ako sa ano eh, nag-jump ka agad ako dun sa akin. Ulam. Extravagant. Ulam, kare-kare kasi isa yun sa mga paborito niyang ulam. So parang kailangan ko magpakitang gila sa first meal ko. Pero yung thought lang siguro, yeah, I think simulan ko dun sa mga simpleng bagay. Kasi scrambled egg bukas. Boss Jay, ito lang sabihin ko sa'yo. Sometimes it's not always about the end goal, but it's about the steps that you take to get there. Bird! Although, share ko lang, may naalala ko kwento to ko sa amin ni Bones. For the first 10, 11 years of our relationship, we only cook each other two things. French toast and scrambled eggs. Yeah. Sometimes mac and cheese. Ngayon lang talaga nag-level up. Ako sa totoo lang, French toast and scrambled eggs pa rin ako. Pero si Bones medyo nag-level up na siya. So, kaya na niya magpasta. Kaya na niya mag-steak. Oh, steak! Kaya na niya mag-steak. Although, in fairness, ako yung gumawa ng salmon recipe natin. Yes. Talagang kinain ko. Okay ba? Okay naman? Okay na. Yes. Boss G approved! That's all Fofo right so, there. So, pero very recent lang yan. Like, year 12, 13 yung lumabas. So, di ba, slow burn, no rush. No rush. At least, we're trying. You work on your strengths. But I'm happy to hear na parang working on the things na akala mo sa sarili mo dati, hindi mo kaya. Yeah. Actually, meron akong list ng parang working on myself list. I love it. Parang ganun. Isa yun, yung driving and then yung cooking. Tapos, ano pa ba yung mga... Fear of dogs is the other one. And siguro managing my finances. Ayun, kasi katulad ng sinabi mo kanina, hindi 'yon naturo sa akin ng parents ko. Parang tinuro nila siguro unconsciously through practice or through yung ano yung ginagawa nila. So, nagpa-flashback lang ako. Ano ba yung ginagawa ni Nanay dati? Yeah. Ano paano ba siya noon? Kasi before wala pang mga apps, 'di ba? So, ano siya? Manual siya. Punta siya sa bangko. Tumatawid siya sa bangko sa parang bangko after bangko, tumatawid siya. So parang, tapos nandun lang ako sa sasakyan, ginagawa niya yung lahat. So ngayon, nagpa-flashback lang sa akin, okay, ganito yung ginagawa. Pero yung ginagawa niya para sa akin. Oo, yun pala yung ginagawa niya, na hindi talaga kami nag-sit down at sinabi niya sa akin, anak, ito yung kailangan mong gawin, ito yung dapat. Hindi mo alam na kaya siya tumatawid kasi yung isang bangko yun yung tumatanggap ng cheque. Yes. Tapos ililipat mo sa kabilang bangko kung saan talaga yung pera mo. Yes. Oo, tapos baka yung Meralco may kaisa-isang bank lang kung saan ka magbayad ng bills nila. Oo, lipat ka na naman doon. Diba? Thankful nga ako ngayon, mas convenient na dahil ang dami ng mga... Online. Diba? O pwedeng online na lang. Lahat ng transactions ko online na lang. Pero may mga na-miss ako, oh my gosh, kailangan ko palang bayaran to. Wala. Meron ako mga ganun. So, yeah, katulad ng sinabi ko kanina, parang managing my time wisely. And also, parang siguro kasama na dun yung mga finances ko. Kasi, kailangan yun eh. Parang kailangan mo ng time dun eh. To just really sit down. Tapos, look back dun sa mga, ano ba yung mga normally binabayaran mo. Mm-hmm. Tapos, nagkikip ako nung, ngayon, nung mga receipts ko nung nagpagawa ko ng sasakyan para aware ako magkano ba talaga yung presyo ng ng brake master. Yes. Yes. Wow, hindi ko in-expect yung word yun. Hindi, kasi recently lang, ang dami yung pinagawa sa sasakyan eh. So, para at least pagka, Bakit ganyan yung presyo ng brake master? Hindi ganyan nun sa huling mga resibo. Negosyante na. May negotiations na rin. Hindi, parang more on awareness lang. Kasi, di ba, syempre, we work hard for, we work hard for our money. For what we earn. So, parang kailangan, hindi lang basta-basta, kailangan, may cap moves din sa alagaan, yun, may strategy. Kailangan alagaan kahit pa paano. Yeah. Kailangan may discarte. Support ako dyan. Alam mo naman support. Mm. Sobrang support ako dyan. And parang seeing
The younger ones, yun nga, it's in Angel, the rest of the runners, they're around 23, 24, 25 yeah, years old. Yeah. And yung wish ko lang is, yun nga, nakita natin sa colleagues natin na not everyone is able to learn at an early age. Yeah. Pero ang laking bagay if they learn it at an early age. And hindi naman kailangan yung formal. Actually, yun nga, parang if your mom, if kung na-mention ang mom mo sa'yo na ito yung ginagawa niya, kwento lang. Sa totoo lang, ang laking bagay ng isang Oo. Moment na yun eh. Siguro na-mention na before, pero parang ano ako, hesitant ako lagi to, oh, ano, to receive sa, also. Yeah. Oh, to receive, especially when it comes to money. Yeah. Oh, so yun, so parang for me, parang I also, it's also nice knowing na, okay, isha-share ko to, like na pag nasa Korea tayo, pag tinatanong ako, isha-share ko talaga, ah, ito yung ginagawa ko, ay, hindi ko to bibilihin dahil ganito. Yeah. Tapos nasa sa kanila na kung kukunin nila, kung tatanggapin nila, kailangan rin ready sila eh. Yeah. Pero at least I know that, okay, I'm giving them a chance to at least get whatever knowledge I've learned over, you know, the years that we've been working. Yeah. So yun lang, paying it forward, kumbaga. Yeah. Paying it forward. So nakakatuwa yun. But moving on, I do want to talk about two particular moments. Okay. So tayo, Boss G, we only got really close running man. Pero sa totoo lang, magkasama tayo sa Amaya. Okay. Na wala tayong ka-relationship. Wala tayong zero. Usap na kahit na minsan, ano. Wala akong maalala in terms of talking to you. Yeah. The one time na naalala ko, we were in a hotel room hanging out only because galing tayong promo sa yeah. World Show. Ah, alam ko to, sa Davao. Yun, baka yun pa yun. Baka yun pa yun, di ba? Hindi ko na nga maalala kung saan yun. Davao yun kasi okay. Patago pa yung relationship namin yun ni Fofo. At meron din akong promo na kinagawa sa Davao. Okay, so dahil parang hindi natin makapa ang ating relationship prior to Running Man, I do have two memories that stand out. Kaya gusto ko i-share. I think I shared this with you already. The first memory is, I think my variety show sa Studio 7. And we had never talked since Amaya. And this was like 2015, 4 or 5 years later na. Nakita tayo. And I said, hello lang. Siyempre, nag-hi tayo sa isa't isa. And then sinabi mo, ay, Mick, you went to Nepal, no? And then yung tanong mo na yun sa akin, na-intriga na ako. I said, yeah. Did you go? So pumunta ka, di ba? Pumunta ako. Kinikwento mo sa akin. You were telling me about your experience and then sinabi mo, I saw kasi you went to Nepal. And then when I was there, I think you were there for work? Nag-work ba? Hindi, ikaw, were you there for work? Ko si Angelica. Ayun. Yeah, yeah. And then you were telling me, dalawa sobrang nahihirapan ako, pero sa pictures mo kasi sobrang nag-enjoy ko. Kaya akala ko mag-enjoy ako ng ganun lang. Pero sa totoo lang, na-challenge ako. Kaya I wanted to talk to you lang. Gusto ko lang i-share yung kwento na yun. And then I gave you my 2 cents also. Yeah. Parang share ko kung bakit na-enjoy ko, and naiintindihan ko na challenging, and nagulat ako kasi you weren't a super traveler yet then. Yeah. Pero pumunta ka sa very challenging country. That's like, ano ha, parang ibang level na yung Nepal na pumunta. Oh, oh. Naalala ko nga nung time na yun, parang ikaw yata yung nagsabi na iba yung texture nga nung, ano, nung Nepal. Parang ano siya, hindi siya yung usual na parang pupuntahan mo to like relax. Kasi pagdating ko sa airport, nawala yung isang bag ko eh. Hindi dumating eh. Oh my God. So, punta kami ng, nag-hike kami kasi nagpunta pa kami ng, tumawid kami ng Bhutan nun. So, specifically, talagang nag-pull out ako nun sa Merrell para lang mag-ano. Alam mo, nag-pull out ako for that specific hiking trip. May backpack ako, tapos hindi ko pa alam kung paano gamitin yung hiking shoes, hiking bag. So, wala akong idea. Tapos wala siya, hindi ko siya dala. Oh, nung time, nung trip na yun. Pero nakakuha ko naman afterwards kasi na-i-report naman namin dun sa airlines, tapos may tumulong naman din sa amin. Okay. Kaso sa pinaka-hike nyo, kung saan mo sana gagamitin? Yes, kung saan ko pag- wala siya. Wala siya. So bumili ka doon? Bumili, hindi, ang binili ko doon. Ang binili ko noon mga underwear. Kasi lahat ng underwear ko nandun sa sa bag na yun. Doon pa talaga. Diba? So, sa Bhutan kami bumili ng underwear na nasa basket lang. Tapos, nasa'yo pa ba yung underwear na yun? Wala. Wala na. So, sobrang random lang na. Alam mo yung wala kasing malls yung Bhutan. Baka nagano, parang Divisoria style. Yes. Yung mga... Changge yes. Ba? So, pero isa yun sa mga memorable trips ko kasi kasama ko si Angelica noon. Eh, parang dun talaga nag-strengthen din yung friendship namin. Tapos, ayun nga, parang ibang klaseng, hindi siya parang Japan na city. Yeah.
ibang klase ng safety. Hindi ka magano eh. Parang hindi ka aasa na ituturo ni Google Maps kung saan ka dapat pumunta. Hindi. Adventure talaga. Adventure talaga siya. Adventure talaga siya. Actually, nung time na yun, naka-program naman din, naka-itinerary yung mga gagawin namin. Pero humiwalay kami sa itinerary. Mm-hmm. May isang time na may nakita akong parasailing, paragliding. Mm-hmm. Sa Nepal ko. Sabi ko, amiga, gusto mo paragliding? So parang, wala sa plano na mag-ganun kami. Mm-hmm. Tapos wala, nag-book lang kami. And then, ang ending, ako pa yung nahilo-hilo. Tapos, pero ano yun, isa yun sa mga memorable trips ko talaga. Ang saya ng ano. But that's what I remember from you. And right after that conversation, so after ng work natin na yun, tinawagin ko si Bones. Sabi ko, ano mo si Bones? Si Glyza. Hindi ko pa boss G nun. Si Glyza, cool siya. Feeling ko parang if I get to know her, vibes kami niya. Because of that conversation. Ano ba parang yung conversation? Chill lang talaga ako You have a conversation with someone and parang magka-sakto lang. Yeah, magka-vibes lang. Magka-vibes. Yeah, magka-vibes. So that was one memory. And gusto ko lang i-share yun sa'yo. The second memory, however, is I think we did a guesting diruge. Yeah. Ito, nasabi mo to. Nasabi ko to. So share ko lang to. It's our first time working together since Amaya. Hindi tayo nagkaisan sa Amaya eh. Well, one scene. Tapos hindi pa tayo yata tayo nag-usap. May fight scene, marami tayo doon. Oh. Nalala fight lang scene kita. Pa talaga. So, yung sa Diruge na guesting, we had this one scene at the very end. And it was more semi-emotional scene. Parang yun yung parang climax ng characters natin and yung relationship. And sobrang... Wala lang. There are some scenes that you do, naramdam mo lang yung energy ng mga kasama mo. Mm-hmm. At ramdam ko din yung energy mo, and I was able to play off the energy that you gave off. And tumatak lang rin yun. So those two moments, tumatak yun. I told Bones, after the taping, alam mo Bones, it would be so interesting kung makatrabaho ko si Glyza. And wala lang. Kasi minsan naisip mo may mga moments na ganun eh. So yun lang, nakwento ko lang siya, and I just wanted to share that. Kasi true enough, I was able to work with you. And vibes nga tayo. Yeah. So, nakakatuwa lang. Kasi, minsan lang tayo magkita. Oh. Eh, sobrang sparing lang ng moments natin together. And, nakakatuwa thinking back. Kasi, against all odds, in a way, parang, mag-jive ba talaga tayo? Yeah. Parang hindi siya nag-work. And then, eventually, it did. So, I just wanted to share that. Ako, meron ako isang isa-share. And I don't know if you remember this, pero, sobrang bata pa tayo nito. I was doing Asian Treasures. Ay, naalala mo ba to? Asian Treasures. As in, tayo mga mga baguette. Tapos parang friend mo kami or something like that. Basta ang naalala ko talaga, kakalipat mo lang sa GMA nung time na to. Yes. And during this time, ako naman parang starstruck. Yes, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Mag-quit na ba ako pagkatapos nito? So, hindi ko lang kung naalala mo, pero grabe, sobrang sabaw talaga ako noong time na yon. Pero ikaw talaga yung, ikaw talaga yung pinaka-naalala ko kasi galing na galing ako sa'yo. And I was like, Glyza, so cool. And I was with my mom. Tapos yung parent, yung moms pa natin, sobrang nag-jibe sila. Naalala ko yun. And hindi ko pa ito nakwento kay Fofo, pero noong time na yon, beshi sila. As in, lagi sila nagkikita. They would buy like alkaline water together. Yes! Hanggang ngayon, alkaline pa rin. Hanggang ngayon. And then, I just always remember na parang mom would say na, magkikita kami ng nanay ni Glyza today. And I was like, you know, I have never seen Glyza after Asian Treasures. Wow. Pero grabe kayo maging beshies. Oo nga, naalala ko yun for a time. Tapos naalala ko rin na nung lumaban ka for Miss World, hiningan nila ako ng message. When? Hiningan nila ako ng message. Di ko alam, tunay na buhay yata to. Oh my God. Di ko alam kung umerito or basta na humingi sila ng message sa akin for you kasi nga nagkatrabaho tayo sa Asian Treasures. Oh my God, parang galing. Oh my gosh, nag Miss World siya. Galing, grabe. Tapos napapanood na lang kita sa interview mo sa CNN. Oh my God. Ganun, nakaka-proud na dun ka sa dun sa direction na 'yon. Direction na 'yon.
And until now, binalikan mo yung pag-arte kasi ang sarap din naman sa pakiramdam. Yeah. Yung kapag fully na-understand po yung craft, yeah, and yung purpose nung ginagawa natin. Diba, parang it's something na ano, it's something na ikaka-proud mo kapag tumanda ka na kahit nag-aanak ka. Mm-hmm. And you know, I hope that's something na the younger generation that you work with picks up from you, because it's something that I saw in you kahit na bata pa tayo noon. Sabi ko, you know, Glyza will really go places. Ako, hindi ako sure sa sarili ko noon, pero sure ako sa iyo that you will really make may mga ibang tao na alam mo eh, no? Oo, sabi ko, wow, this sisikat to. May ganun akong vibe. But aside from that, you know, we had a lot of great memories with you, a lot of great chikahan, pero meron akong gustong itackle at tanungin sa iyo. Kailangan may ipapa-explain ako sa iyo kasi medyo nako-confuse ako. Well, medyo nako-confuse. Sa kahit ako, di ko alam to. Ano. We're gonna do a round of explain that gram. Papakita kami ng picture sa iyo, tapos bigyan mo na lang ng context. Siyempre, okay, unahin natin ang picture with David. Ay, oh. Explain this. Explain, yan yung ano, that was during the pandemic, the height of the pandemic. 2021. Gothic quarter. Yes, in Spain. Ano, in Spain. Okay. So we were trying to figure out how to meet. And then may ano na, may plan na to get married. Mm-mm. Pero hindi pa namin alam kung saan. Ah, okay. So, we were considering Iceland, we were considering ano pa ba, Greece or Morocco, mm-hmm, yung mga walang visa, yeah. Tapos may challenge pa dun sa mga sa vaccines na meron, yeah, kasi UK hindi inaalaw ng UK yung Sinovac. So yeah, if I fly straight to the UK, kailangan ko mag-quarantine ng 2 weeks. Oh wow. So parang sabi ko kay David, okay lang ako mag-quarantine, sanay na ako diyan, nagko-quarantine na ako, yeah, for mga shows ko eh. So okay lang. And then sabi niya, sayang naman na parang 2 weeks din yun na kung pwede tayo magkita somewhere, mas maganda, and then we fly to the UK kasi galing na tayo ng ibang bansa. Kasi parang yun yata yun eh. We were trying to outsmart the pandemic. So, yung isang friend ko, I think si Ate Charisse nagsabi, team you, na why don't you try Spain? Kasi nag-accept sila ng Sinovac. Yes. So, kinonsider ko, sa ko, Spain? Ah, okay. And then, ano, nag-research na kami, and then we ended up meeting in Spain. So, si David galing ng Ireland, ako galing ng Philippines, nag-meet kami sa Madrid, and then we were in Spain for 2 weeks. Barcelona, nag-San Sebastian, mm-hmm, kami, and then pumunta kami ng Ireland, we got married. So that was a very, yeah, ano, parang memorable ano din, trip for us, kasi yun yung time na nag-honeymoon muna kami bago kami kasal. The journey for love kayo, ha? Yes! No? Yeah! Super! Time, grabe yun eh. Sobrang hindi ko alam kung kailan kami magkikita kasi na-engage ako noong 2020? Just before pandemic, yeah, ha? During the pandemic. Wow. Kasi nag-travel ako ng Ireland ng pandemic eh. So naabutan ko yung walang tao sa airport, mm-hmm, tapos naka-mask lahat, even sa airplane, naka-mask for the entire flight, yeah, kailangan naka-mask. Tapos, I celebrated the Christmas with David's family, yeah, and then I got engaged. And then after that, nag-announce na hindi pwedeng hindi nag-aalaw yung Philippines ng visitors. So, bawal pumasok si David. Walang tourists dito. So, hindi ko alam kailan mag-open up yung Philippines, yeah, for tourism. So, nagme-message ako sa immigration, kung kani-kanino, kung foreign affairs, Department of Foreign Affairs, Department of Bureau of Immigration. Just messaging para lang may sagot. And then, nag-join ako sa isang group ng mga couples separated by pandemic. Oh my God! Kasi ang daming mga Filipinos din
na nawalay dun sa partners nila, mm-hmm. na hindi yung mga iba in a relationship, yung mga iba engaged din. Mm-hmm. So, or kasal dami na. Ko, or kasal na, na. Ang dami kong mga stories na nababasa. So, ayun yung, ang daming explanation. No. Diba, grabe ng, pala. Ang ganda naman ano na yung picture bone. Diba, akala ko parang naglolokohan lang sila, fun and games. Pero yun pala, ito na yung funny movie. Script pala for the next movie. May ano, Boss may. Okay. Yun na pala yung script niya. This one, natuwa ko dahil yung caption mo. 2013 to. Let's go somewhere far. Trust me, I'm a pilot. Naalala mo ba to? Naalala mo ba to? Ito yung picture. Boss G! Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit yan yung caption ko. Pero si Heidi ako dyan. That was during Temptation of Wife. Kaya nakaganan yung sasakyan ko. Diba? Ngayon, kaya ako pinitsyon talaga kasi never naman ako magdadrive ng ganyang kotse in real life. Pero gusto ko talaga, let's go somewhere far. Trust me, I'm a pilot. Hindi ko alam kung saan nagagaling yan. Inaano ko nga eh. Noong time na yan, ang gaganda ng mga cars na dinadrive ko for my character, si Heidi Fernandez. Tapos may isang time na nagdrive ako ng Mini Cooper. Tapos manual. Mm-hmm. Eh yun ang time na nagdadrive naman na ako pero hindi pa rin masyadong gamay. Ano ako parang sumagi yung side mirror. Ah! Buti na lang hindi yan. Buti na lang yung isang car. Pero hindi ganun kalaki yung damage. Okay. Parang, trust me talaga, piloto ako eh. Ang tanong, magaling ka bang piloto? Yun nga, hindi. Yun lang. Yun lang. Hindi na natin itatanong yun. Getting there. Okay. This one, may hashtag ka pa dito. Hashtag Spoonman. Okay, this is September 7, 2014. Hashtag Spoonman. Oh, okay. Spoonman, ano yan, actually, kanta yan ng Soundgarden. Okay. Spoonman. Okay. So, medyo na-wheelie din kasi ako sa grunge ano era, Generation X, 90s music, alternative, ganyan. So, nahilig ako sa Soundgarden, sa Nirvana, mga ganyan, Stone Temple Pilots. So, nung time na yan, nagja-jam kami. Yeah. Tapos, I think, nagko-cover kami ng mga 90s bands or 90s songs. Tapos wala akong kapo. Kapo is the parang wood na nilalagay. Para tumaas yung ano yung key or okay, octave niya para hindi mo na baguhin yung tipa ng ano ng chords. So sariling sikap, 'di ba? Kung walang kapo, kutsara. So, sa mga musicians po dyan na nagsisimula pa lang, no, walang now kapo. You know. Or kapag nakalimutan nyo yung kapo nyo, spoon is the key. At dahil dyan, we all know that Gliza or Boss G is a musician. Wow. Kaya itong napili kong picture. Explain that, Graham. Okay. I think it was one of the campus tours na ginawa namin. And may face kasi ako na, actually may nirelease akong album. I remember this. Yeah, it's called Synthesis. Mm-hmm. So, 2 years in the making yung album na yan. Tapos, independently produced. Actually, yun yung next photo ko na ipapakita ko sana. Super proud ako dyan sa album na yan. Kasi, ano talaga, parang walang kahit na anong, wala akong label nung time na yan. So, we were just recording songs. Sariling sikap mo lang talaga. Sariling sikap siya. So, nung natapos namin yung walong songs, nag-decide kami ng sound engineer ko na naging producer ko din eventually and gitarista na sige, ano tayo, parang i-release natin to as an LP. So, 8 songs siya. Tapos, hindi ko na-imagine, parang isa yan sa mga parang Lord, thank you. Nagawa ko siya. Kasi nung high school ako, nakikinig din ako ng mga Barbie Almalbis, Kichina Dal. Yeah. Tapos yung mga nakatrabaho ko dyan sa, naka-jam ko, ay mga musicians ni Barbie Almalbis. Like sila, ano, sila, Wendell Garcia, madami pa iba. So, parang, isa yan sa parang dream project / achievement. Kasi after that, nag-gold yung record. Tapos, nung time na yun, hindi ko pa alam kung paano ko siya i-distribute. Mm-hmm. So, kinausap ko si Jethro ng Van Gogh is Bipolar. Ah, yes. Nung time na yun, sabi ko sa kanya, baka pwedeng mag-release ng, or pwedeng magbenta ng albums dito. Kasi, sariling sikap din yung printing. Kami rin nagpa-print. Para initially, very independent talaga yung dating. Parang,
ano talaga, yung nanay ko nagsabi sa akin na, sige, tuloy natin yan kasi may isang label na hindi nag-accept ng album kasi hindi nagbibenta. So parang ang daming mga taong tumulong sa akin dyan. Sila Alessandra De Rossi was also in one track. Yeah. Tapos si China Ortalesa made some artworks for yung sleeves. So ano siya, after that nagkaroon ng concert sa Music Museum, parang food, imagine! So, ayan, nag-tour kami. Kami-kami lang din nag-organize ng mga campus tours kasi yung isa sa mga musicians may connection sa mga campus. Mm-hmm. Tapos, nag-organize kami ng mga mall shows. Ayun, tapos parang nag-ano siya, nag-fly siya. Saya. Ang saya ng journey. I like that. Indeed, I've never heard of that kwento. I've asked Boss G about her music. Ngayon ko lang narinig yun. That's really nice to hear. All it took was an explain that gram. And with that, we are going to end this podcast with one last question, Boss G, na lagi namin tinatanong sa mga guests namin. So for you, when is Glyza at her happiest? When I'm with my loved ones talaga. I feel na sila yung ano ko, safe space yun kapag kasama ko sila. I can say anything I want to say. Moody man ako, naiintindihan nila yun. I know that it's not the ano, parang most pleasant ano time kapag nangyayari yun, pero every time na kasama ko sila, like yan, sila David and my family and my closest friends, masaya ako kasi ano eh, parang wala akong iniisip na kahit na anong kailangan kong gawin, kundi maging masaya lang at maging present dun sa time na yun, nakasama sila. Just in that moment. Yeah. And with that, we end this podcast with a very happy note. Boss G, thank you so much for joining us. Thank you. I knew it. I was very excited for this podcast and I enjoyed so much. Sana nag-enjoy ka rin. Oo naman. Thank you. Nag-enjoy ako si David. Kaya nag-enjoy. Nag-enjoy ka? Sana may nasagap yung story si David. Did you learn something new about me? Oh, okay, nice. Okay, mission accomplished tayo dyan. Mission accomplished tayo dyan. But with that, we are going to see you guys on the next podcast. Bye! Bye!